So what is up, guys? Welcome back to another episode of Post Aquatic. So for today's episode, this will be the part 2 of our video, how to groom goldfish. Syempre, yung part 1 is yung setup, how to groom goldfish, the setup. So ngayon naman, sa araw na ito, pag-uusapan natin is how to groom goldfish, the diet, or yung pagpapakain natin, or yung pagkain ng ating mga goldfish. So before natin simulan yung video na to, if bago ka man sa aking YouTube channel, is welcome na welcome ka dito. Yan, maraming salamat. If naligaw ka lang man, so huwag na huwag kang mayang i-subscribe yan, i-like, and hit the notification bell para palagi kang updated sa aking mga videos. So without further ado, tara! G! Yun na nga, no, guys, no, so usapan natin yung part 2 will be the diet, or yung pinapakain natin sa ating mga pagkain. So hatiin natin yan sa dalawa, syempre yung live foods tsaka yung ating mga feeds na ginagamit at nabibili sa mga pet shop. So syempre unahin natin pag-usapan yung live foods. So nandito na pabibilang yung, syempre yung una sa lahat, Chubifex, dap nya, tsaka yung mosquito larva, tsaka meron pa din yung mga bloodworms, ganun. So, syempre alam naman natin, Chubifex is one of the most effective foods para sa ating mga ginugroom. As long as ito ay healthy and nagamitan ng antibac or nalinis ng maigi, dahil delikado din ito sa ating mga isda kapag hindi ito nalinis ng maigi, dahil maaaring itong magdulot ng sakit sa ating mga ginugroom na isda. So, if gusto mo talaga ng positive outcome within just a short period of time, 1 week, meron na agad na effect sa ating mga isda, try nyo yung paggamit ng Chubifex. Syempre, makukuha yan sa mga kanal o sa mga ganun, sa mga drainage. Doon yung kinukuha ng ating mga master, no? Pero kapag gusto mo namang bumili, meron naman nagbebenta dito sa mga lugar-lugar dyan. Siguro, 3 tawas cup for 100 pesos. Parang ganun yung pricing dito sa amin. So, Chubifex is one of the best para sa ating mga ginugroom na isda. As long as malinis and nagamitan ng antibac, at syempre, hindi dapat mag-overfeed. So, next naman is yung dap niya. Ganun din katulad din sa ating Chubifex, no? Dapat malinis din yung dap niya, and dapat nagamitan din ng probiotics before natin ibigay. Syempre, katatambal niyan yung ating Phoenix probiotics na ginagamit. Shout out Sir Athena sa inyong Phoenix probiotics na napaka-effective din. Yan, gagamitin natin ng Phoenix probiotics yung ating dap niya bago natin ibigay sa ating mga ginugroom na mga isda. So, saan ba nakukuha yung mga dap niya? Syempre sa mga kanal din yan, nakukuha sa mga swamp areas. Parang ganun. So, papakita ko sa inyo mamaya yung sample ng mga dap niya. So, dap niya can be also easily cultured, no, using green water, or di kaya papapakain ng yeast dito sa ating mga dap niya. Yan. So, isa pa sa mga the best na food para sa ating isda na live food is yung kitikite. Yeah, mosquito larva. So, nakukuha ito sa mga swamp areas and minsan sa mga ano pala isdaan na walang laman yun. Example, doon sa pinuntan namin nung nakarang araw, nakakuha kami ng halos isang balde, isang timba ng mosquito larva, napakadami, kaso namatay dahil na overcrowd sila siguro. So, mangunguha kami ulit mamaya doon if hindi uulan. So, yun. As long, napakagandang gamitin ng live foods para sa ating mga isda. Basta siguraduhin lang natin na malinis at tawag dito, malinis at hindi tayo mag-overfeed sa kanila. Dahil minsan, nagkukos din yun ito ng pag-bloated nating mga isda. Yun. So, ito yung mga litrato ng mga examples ng mga live feeds natin. So, ito yung example ng mga dapnyas ko dito na kinukulture. Yan, sa maliit parang yan kadami. Yan. So, next in line naman, guys, is yung mga commercial feeds na mabibili lamang sa mga pet shop. So, sa panahon ngayon, napakaraming naglapa ng mga uri ng mga goldfish feeds na mabibili sa mga pet shop at sa online, no? And
and hindi tayo nakakasiguro kung legit nga ba yung mga feeds na yan. So, magbibigay lamang ako ng mga examples ng mga feeds na alam kong legit. Siyempre, first in line is yung Saki Hikari. Yan, yung Saki. Yan, gumagamit kami niyan dahil legit talaga yan. And also, siyempre, kapag meron kang budget, Misuhu. Pero kapag mga brand, budget friendly yung mga gusto mo, eto siyempre sila. Deep, kay Master Val, Extreme, kay Master Bimbim, Ultimate, from Pawpaw Lim, KNC, from Kelvin, yun. So, napakadami mga feeds na pwede mabili sa ating mga pet shop mo at saka sa online. So, let's just make sure na legit yung binibilan mo. Check nyo lang nyo kung kailan yung date manufactured. Kasi kapag wala namang ganun, wala nakalagay na date manufactured, yung mga feeds na binibili nyo, baka siguro repack lang yan ng kung ano-ano mga feeds man dyan na bibili sa mga palengke. So, syempre, legit naman yung mga binibilan natin. Yun naman yung mga listahan. Meron ng ating mga binagamit na feeds, no? Syempre, hindi naman mawawala dyan sa listahan yung hawks na ngayon yung pinaka-boom na mga feeds para sa ating mga goldfish. Saki, hawks, Mizuho, mga ganun na mga feeds. Mga legit talaga. If wala kang planong gumamit ng mga live foods, syempre dun ka sa mga tawag dito na mga feeds na nabibili sa ating mga pet shop. So, example lang man lang yan ng mga feeds na pwede mong gamitin at napakarami pang iba na pwede po pang magamit. So, syempre, dito naman sa aking mini fish ponds dito sa akin, sa barracks ko. Gumagamit din naman ako ng live foods, nagla-live feeding din ako at the same time, gumagamit din ako ng mga commercial foods. Pero most of the time, ginagamit ko yung aking sariling steam egg recipe. So, papakita ko sa inyo yung aking napaka-simple at napaka-effective na steam egg recipe. So, ito yung pinapakain ko dito sa mga ginugroom ko, no? Ito yung simple kong steam egg recipe. So, meron tayo dito ang gatas. Yan, nagamit ko na to. Pero may kalahati pa natitira. Tayo dito yung sinking pellets. Yan, sinking pellets. Itlog. Isang itlog. Tsaka ito yung Saki Black. Ito na lang yung natira. Konti na lang. Saki. Saki Hikari. Yung parang tawag dito, Saki Hikari Black. So, simple lang naman yung steam egg recipe. Kapag haluin na natin lahat ng yan, tapos dudurugin na natin. Ganito yan. So, nakalimutan ko pa nga pala guys, no? Gumagamit ako ng mainit na tubig para pang tunaw dito sa gatas natin. So, simple lang. Kuha lang tayo ng sinking pellets natin. Yung tamang-tama lang na maubos lang natin sa 3 to 4 days siguro tong budget. So, ito yun. Yung Saki na sinasabi nila, Saki Black. So, ito yung ginagamit ko pang dagdag ng color tsaka growth sa ating mga isda. Yan. Tapos, lalagyan natin ng mainit na. Tsaka yung gatas pala, no? Nung kailan, gumagamit ako dito ng ano, ng Okiko. Yung humpy heads pang pa advance na growth ng kanilang mga wine. Pero ngayon naubusan ako ng stock. So ito lang muna, ganito lang kasimple yung aking mga napakain sa aking mga isda. Yan. So gatas. Ano tayo ng gatas. Ayan. So, ito na. Lalagyan na lang natin ng mainit na tubig. Para mas madaling matunaw yung ating mga feeds. Yan. Tapos, pagkatapos dito guys,
Dudurugin na lang natin. Dudurugin na lang natin ito. So, since wala tayong ganyan, hanap na lang kayo ng idea nyo paano nyo madurog. Yan. So, yun. Natapos na natin durugin yung lahat ng mga fields natin. Ang next naman natin gagawin is mag-a-add tayo ng loam. Ito lang guys. Gawin na natin ng loam. Sisteam na lang natin ito mamaya. Okay na yan guys, sisteam na lang natin. Ito na yung ating steam egg guys, natapos na nating lutuin. And try natin ipapakain ito sa ating mga ginugroom na rancho. Yan, ito yung ginugroom ko na rancho. And isasali natin ito kay Master Rainier sa Sabado siguro. Yung konti. Ayan. 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 That's it for this video. Maraming salamat sa inyong panonood. If nagustuhan mong video to, hit that subscribe button, like, share, and don't forget to hit the notification bell para palagi kang updated sa ating video. So, once again, ito po yung part 2 ng How to Groom Your Goldfish the Diet. Yun. So, maraming salamat. Shout out sa lahat ng mga nanonood. God bless and more powers.